So, alam nyo sa inyo mga kaboss ma'am, habang nagpapahinga ako dito, may nakita akong punso at sa tabi ng punso may kamatsilis kung tawagin. Yan yung mga kamatsilis na binibenta sa daan. Pero masarap to, mga matamis. Ayan, kung punso nyo may punso. So, pahinga muna tayo dito kasi may pinuntan tayo. Dito lang tayo. Dito muna tayo. So, yan, may naririnig kayo. May naririnig kayo dito. So, okay na ang balang masita kung anong naririnig na. So, yan. Tabi-tabi po. Kailangan mga kaboss ma'am, huwag tayo basta-basta umiiis sa mga lugar na baka makatama tayo. Kaya huwag tayong iiis basta-basta. Yan lang ang mga ipapayo ko sa inyo. So, itong mga punong ito mga kaboss ma'am, yan mga kamatsilis na yan, medyo matagal na to. Siguro mga bata pa kami. Dito kami umaakyat, kumukuha lang kami ng mga kamatsilis. Yung kamatsilis na yan, gamot din yan. Tawag nito. Sabi daw nila, gamot daw, pero di ako sure. Pero ito, may ano dito, may punso. Subukan natin kausapin kung pwede. Sa tingin nyo mga boss, papayag siya kayang kausapin natin siya or hindi muna siya magsasalita? So yun, kaibigan, pwede ba akong umupo rito kaibigan? So kaibigan, nandito lang po ako para mag video, para may content lang po ako. At huwag niyo po sanang samain na nandito lang po ako. Pasensya na po kayo kung maingay po ako. Nagbablog lang po ako. So, yan. Kung napapansin niyo, may mga punso dito. Kaya, hindi tayo basta-basta umiikon saan-saan. Kailangan magtabi-tabi tayo. Kasi may mga nakatira dito na hindi natin nakikita. So, mga kaboss ma'am, dati nung nasa Laguna ako, dati kaming nagtatanim din ng mga palay. So nagtatanim kami ng palay noon sa bukid din, parang ano siya, pataas na bundok. Pero ang ginagawa namin, nagtatanim kami ng mga palay doon. Ang pagtatanim ng palay doon, mano-mano, walang, iniintay lang namin umulan. Pag alam namin na uulan na, tagulan, yan na, magtatanim na kami ng palay. So, yung mga palay na tinatanim namin doon, mga boss ma'am, hindi namin na binibenta. Yun ang ginagawa namin na bigas. Tapos, binibilad pa namin sa baba, yung parang kalsada. Tapos, babantayan namin, yun. So, ganun lang ang buhay sa probinsya. Magtatanim-tanim ka ng mga gulay. Magtatanim ka ng mga iba't ibang makakain natin sa pang-araw-araw. So, ang ano lang dun mga kaboss ma'am, ang kailangan mo lang dun, bigas lang ang importante. Kasi sa mga gulay mga kaboss ma'am, maraming gulay dun. Mga kaboss ma'am, pag ano, papasyal ko kayo dun sa Laguna. Kasi nandun yung uncle ko nakatira. So, ipapakita ko sa inyo yung mga talon. May mga talon kasi dun, mga poles na tubig na galing sa taas na lalaglag. So, ang tawag kasi namin doon mga kaboss ma'am, may talon 1, talon 2, talon 3. Yun, doon may mga naliligo din mga tao na galing sa baba. Masal lang, ganun. So, pag na kuha ko na yung ano ko, first out ko, yun, papakita ko sa inyo yung
lugar kung saan ako lumaki din. Alos, di naman yata ako lumaki, maliit lang ako. So yun mga kabas mama, papasyal ko na lang kayo doon. So nandito ngayon tayo sa parang may napapansin akong nakatingin sa atin, pero tanghaling tapat, pero ayan lang natin sila, basta't huwag lang tayong sasaktan. So yan, so kwento nga, kukwento ko lang sa inyo mga boss ma'am, na nung nandun ako sa Laguna sa amin, so ganito kasi yun, gumagawa kasi ako ng agdan papunta dun sa titiraan namin ng ano, ng bahay, ng kubo ganyan. So gumagawa ako ng agdan, habang gumagawa ako ng agdan, so nagpahinga ako at umiiyak ako dun sa isang puno na putol na. Yung dati may ano dun, may bulak na pinagputulan do, so umiiyak ako dun. Habang umiiyak ako, parang napansin ko biglang nangati yung, alam nyo na yung ano ko, namaga siya. Yun po, namaga po yung ano ko. Tapos sakto naman po nandun po yung lolo ko. Kasi ang lolo ko po albularyo. Yun yung nagaano sa amin. So, lolo ko tsaka yung anak niyang isa, nagagamot din po sila. Mga albularyo. Pero si lolo ko po, mga boss mama, pumanaw na po siya nung nakaraang lang na taon. So, kasama ko po yung mga lola ko noon. So parang ano siya, nalungkot siya nung nawala yung lola ko. Saktong magpapasko po yun. Tapos mga ilang buwan po parang nalungkot yung lolo ko. Parang hindi niya na po kinayang mag-isa ganun. Nalungkot siya na yun po, bigla na lang po siyang pumanaw. So di ko po alam kung anong kadahilanan. Kasi nasa ano po siya, nasa Bicol po, umuwi po sila dun. So, yun po, nalungkot po ang lolo ko. Pero, ang ano niya po, yung anting-anting niya po siguro, yung ano niya, binigyan niya po dun sa kapatid ng tatay ko. So, nasa Bicol po siya. So, ngayon nagagamot po siya, boss ma'am. So, kung may, ano ko, may oras kasi ako, kung makakapunta ako dun sa Bicol, maganda rin doon mga kabos ma'am. So yun po mga kabos ma'am, supportan nyo po ako para lagi po akong makapag-upload ng mga video para may mga papanood po kayo. So yun po, pakusapin po sana natin, kaso baka magalit lang sa atin. So, wala tayong daladalang mga pagkain, matatamis. So, huwag na muna natin silang kausapin, baka magalit sa atin. Sige po, mga kabas po, hanggang dito na lang muna tayo. So, pag-subscribe na lang po ako, at pag-share na rin po, pag-like na rin po, at para makapag-upload pa po ako ng maraming video. So, yan po. Salamat po mga kabas, ma'am.